Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, welcome po sa aming online midweek service ng Come to Jesus Community Church of Antipolo. Welcome po sa inyong lahat. Kung nasaan man po kayo ngayon, na nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. And bago po tayo mag-start ng ating lesson para ngayong gabing ito, nais ko po muna sanang manalangin at sana po ay masabayan niyo po ako. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang pinagkaloob niyo sa amin. Higit sa lahat, Lord, sa buhay na ibinigay niyo sa amin, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, gabayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, Lord God, sa lahat ng mapag-usapan namin. At nawa, Panginoon, lahat ng mapag-usapan namin ngayong gabing ito, Lord God, ay makapulutan namin ng aral at may pamuhay namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang lahat ng makakapakinig nito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang inyong lingkod, Lord God. Maraming salamat po sa inyo lamang po namin tinataas. Ang lahat ng pagpulit po sa salamat sa gawain nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, muli po, magandang gabi po at welcome po muli sa aming online music service. At salamat din po sa aking pastor na patuloy na nagtitiwala upang makapag-share ako sa inyo ng salita ng Diyos. Ayan. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabing ito ay related po ulit sa ating sa mga nangyayari po sa paligid-ligid natin ngayon. Lalong-lalo na po na eto nga po, hindi pa nga po tapos yung pandemic, yung COVID-19, tapos nasundan na naman po tayo ng sunod-sunod na bagyo at marami pong naapektuhan, lalong-lalo na po sa parte po ng Bicol Region, and then sa Cagayan po at dito po sa lugar natin sa Marikina, San Mateo at Montalban. Ngayon po, ang pag-uusapan natin, bakit po ba nakakaranas tayo ng mga ganitong sitwasyon, mga problema, mga pagsubok? Bakit ba nakakaranas tayo sa buhay natin ng matinding pangangailangan? Ayan, related na related po yan. Sabi ko nga po sa inyo, dahil po merong COVID-19, merong mga bagyo. So, yung mga pangangailangan po natin talagang tumitindi ng tumitindi. Ngayon, sana po nga maunawaan po natin kung bakit nga po tayo nakakaranas ng mga ganito. Bakit po pinaparanas sa atin ng Panginoon ang mga ganitong pangyayari? So, number one po, basahin po muna po natin ang ating Bible verse for today. At mababasa po natin yan sa Philippians 4:12. Ang sabi dito, "And my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." So, lahat daw po ng mga pangangailangan natin, ipagkakaloob po ng Panginoong Diyos yan sa kanyang yaman sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So, and my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Philippians 4:12. So, tanong po ulit, bakit po ba tayo nakakaranas ng mga ganitong klase ng mga pagsubok at matitinding pangangailangan? Ano po ba yung nais ituro sa atin ng Panginoon sa mga ganitong sitwasyon? So, maikli lang pong pag-uusapan natin at sana po marami po tayong matutunan. At ang number one po ay to teach us to be grateful. So, para daw po maging grateful tayo, para turuan daw po tayo maging grateful, maging mapagpasalamat. So, alam nyo po, hindi naman po porket may mga nangyayari sa atin ng mga ganitong mga bagay, hindi na tayo magpapasalamat sa Diyos. Dapat nga po na mas lalo tayo maging mapagpasalamat sa Diyos. Dahil, alam nyo po kasi, kapag may mga nangyayari po sa atin na magagandang mga bagay, madali lang magpasalamat . Pag nakatanggap tayo ng mga blessing, mga biyaya, lalong-lalo na sa financial. So, tapos kung ano pa mga hinihiling natin sa buhay, mga pinapanalangin natin, kapag pinagkakalob sa atin yan ng Panginoon, napakadali pong magpasalamat . Pero, paano naman kung yung mga bagay na hinihiling natin, tapos hindi na nga natin na nakakamit yung mga hinihiling natin, tapos puro problema pa yung mga pumapasok sa buhay natin, puro mga pagsubok pa yung pumapasok sa buhay natin. So, magiging ano ba tayo? Magiging mapagpasalamat po ba tayo nun? So, ang sabi ng Panginoon, kaya nangyayari sa atin to, tinuturuan niya tayo para maging grateful tayo, maging mapagpasalamat tayo sa anumang sitwasyon. So, ang sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:18,
Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So maging mapagpasalamat daw tayo sa lahat ng circumstances, sa lahat ng mga sitwasyon sa buhay natin, sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Hindi lang sa mga magagandang bagay, dapat nagpapasalamat din po tayo sa mga nangyayari sa atin na mga hindi maganda. Kasi po, may plano po ang Panginoon doon, may purpose po ang Panginoon kung bakit nangyayari sa atin yun. At yun nga po, ang tinuturo sa atin dito ay maging mapagpasalamat tayo, dapat maging grateful tayo. Alam niyo po, ako, experience ko po yan, no? Nung kasagsagan po ng bagyo. So, ito po kasi yung bahay namin, ginagawa yung taas. So, may bubong na siya pero wala pa siyang wall sa taas. Tapos, yung original na bubong niya, so, binutas na siya. So, ibig sabihin, hindi na siya, hindi buo yung bubong. So, may mga butas na dahil nga pinaglagyan siya ng, ng mga pundasyon para sa panibagong bubong na ilalagay na yung bahay na structure na itatayo. So, nung mga bago pa yung bagyo, umuulan na ng malakas, so natetesting na yung, kasi nga hindi pa po natatapos yung bahay, so nagkaroon na ng malakas na ulan at naranasan ko na po na talagang meron ditong tumutulo dito sa bahay namin sa baba, at yung mga linya ng mga kuryente niya nakakatakot kasi dinadaanan ng tubig. So imagining natin, so alam na alam ko na yung mangyayari nung may bagyo. Syempre malakas yung hangin, so expected ko na yung tubig yan na dadalhin niya ng hangin para mapunta dun sa bubong namin. So yun nga, in short nga po, nung time na yun, nung madaling araw na, bagamat meron pang kuryente, nagpatay na po ako ng kuryente kasi nga natatakot po ako dahil baka nga po magkasunod, dahil yung tubig nga dinadala niya na sa gitna ng bubong ng bahay namin. So meron na pong tumutulo dito sa amin sa baba, dito sa akin sa baba. So dumadaan na po siya sa linya ng kuryente, kaya nagpatay na po ako ng switch. So ang nangyari po, di map po ako ng map dito sa baba, at nung time na yon, nagpe-pray ako na sabi ko na nga, Lord, kung hindi mo aalisin to, hindi mo ililihis tong bagyo na to, Lord, sana po pahinain mo na. So kasi nga sobrang-sobra na yung pag-aalala ko dito sa bahay, plus yung mga bubong pa, may mga lumipad na rin kaming bubong. So nag-aalala na rin ako. Nung mga time na yun, madaling araw, kailangan ko rin umidlip dahil pagod na ako kakamap. Nung umidlip ako, yung computer ko, nakalagay yung sa gitna dito, sa gitna ng part na to ng bahay. Hindi ko namalaya na yung gitna ng part ng bahay ko may tumutulo na rin pala. So, ang nangyari, hindi ko namalaya na natuluan yung computer set ko. At nung matapos yung bagyo, pinatuyo ko naman siya. Yun nga lang, nung mga makalipas ng isang araw na napatuyo ko siya, nung sinaksa ko. So, nasira yung may pumutok. Nasira yung EBR, nasira yung monitor ko, nasira din yung keyboard ko. Syempre, itong PC na to, itong internet, ito yung pinagkakakitaan ko ngayong, lalong-lalong na ngayong pandemic. So, na-perwisyo ako. So, tas yung router ko pa, buti na lang hindi nasira. Yung CPU nabasa rin, pero praise God, hindi nasira. So, nung mga time na yun, nung bagyo, talagang, lungkot na lungkot ako eh. Kasi, na-perwisyo ako eh. Pero nung matapos na yung bagyo, doon ko na-realize na napakapalad ko pala. Dapat pala, magpasalamat pa ako sa Panginoon. Dapat maging grateful pa ako sa Panginoon. Kasi, nung makita ko na yung paligid ko, nakita ko na yung nangyari sa Bicol, nakita ko na yung, lalo na sa Marikina, na malapit lang dito, San Mateo, Montalban, na-realize ko na mapalad pala ako kasi hindi grabe yung nangyari sa buhay ko, yung nangyari sa mga gamit ko, anong kasagsagan ng bagyo, kaysa dun sa mga sinapit nila. So, dapat pala mas magpasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil yun lang yung nangyari sa akin. Nakakalungkot yung nangyari po, no, sa mga nakagupit po ng bagyo, lalo na po ng pagbaha na, so sa Marikina. So,
na nahabag po ako, yung nalungkot po ako na yun nga, nagre-reklamo ako na ganun yung nangyari sa akin, pero meron pa palang mas malang tao na mas malala pa yung nangyari sa kanila. So yun po, dapat kahit ano pong mangyari sa atin, maganda man yan or hindi, dapat maging mapagpasalamat tayo, kasi hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng ano, ng ibang tao, mga nakapaligid sa atin. So yun po, dapat po kapag mayroong nangyayari sa atin na mga ganyan, number one, matututo tayo, dapat maging grateful tayo. Ang tinuturo po sa atin yan, to teach us to be grateful. And ang number two po, to remind us of His power, para paalalahanan tayo ng Panginoon sa Kanyang kapangyarihan. Alam niyo po, hindi porket may mga nangyayari po ng mga ganitong sakuna eh, ibig sabihin po niyan, ipinabayaan na tayo ng Panginoon. Hindi po, kahit kailan po, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Kahit ano pang pagsubok po ang dinadanas natin, hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Pinapakita niya lang dyan para makita natin yung, kung ano yung kapangyarihan meron siya. So, gumagamit siya ng mga sakuna para makita natin na kung gaano siya kamakapangyarihan. So, katulad na lang po nung matapos nga po nung bagyo, no? Yung baha, sumubok po ako na pumunta sa aking sa church, sa Come to Jesus, sa may Broadway. So bago po ako pumasok ng subdivision, bumili ako ng barbecue dun sa labas, tapos tinanong ko yung nagbabantay dun na ano, na hanggang saan po ba yung ano, yung baha dito. Ang sabi sa akin ng babae, hanggang balikat daw. So eh dati naman yung talagang nagkaroon ng undoy dati, yung church namin talagang inabot yan eh. So nagbaha talaga dun sa loob. So iniisip ko, paano, kung ano na yung nangyari sa church nung, kung dito sa labas hanggang balikat, iniisip ko na rin hanggang saan kaya yung inabot ng church. Pero praise God po, kasi talaga pong prinotektahan ng Panginoon yung simbahan, dahil yung baha po dun sa loob ay hanggang gutter lang. So wala pong naperwisyo, hindi po umabot sa flooring ng church, hanggang dun lang siya sa labas. Tapos syempre po yung mga members po ng Come to Jesus na mga taga Broadway, so hindi sila masyadong napinsala. So yung mga merong sasakyan doon na hindi man lang inabot yung flooring ng mga sasakyan nila, so hanggang gulong lang. So may kita natin yung kapangyarihan ng ng Panginoon, yung pagkilos niya eh. So hindi sa lahat ng pagkakataon, kahit na porkit nagkakaroon tayo ng, nakakaranas tayo ng pagsubok, kaya pinababayaan na tayo ng Panginoon. So yun po, dapat magtiwala po tayo sa Kanya. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa, at dapat gawin natin, i-take natin as positive kapag mayroon mga nangyayaring ganyan. So number one po, to teach us to be grateful, and number two, to remind us of His power. So walang imposible sa Panginoon. Kung ano man, gaano man kalaki ang mga pangangailangan natin, magtiwala tayo sa Kanya. Hintayin natin siya. Magtiwala tayo. Kahit na gaano pa kalaki ang pangangailangan natin yan, alam natin na imimit ng Panginoon yan para sa atin. And number three po, to teach us to be more generous. Kaya may mga nangyayari para turuan tayo ng Panginoon na mas lalong maging mapagbigay, para turuan tayo ng Panginoon na mas lalo pa tayong maging matulungin sa kapwa, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan sa atin. Ginagamit ng Panginoon yan, mga pagsubok na yan, yung mga matutunding pangangailangan na yan, para tayo ay maging daluyan ng pagpapala. So katulad din po ng sinabi ko, so hindi naman po naapektuhan yung simbahan, so nagkaroon po ng chance para naman yung church ay makatulong naman po sa ibang mga nangangailangan, sa ibang church or sa ibang mga tao na nangangailangan ng mga relief goods. So marami pong paraan para po tayo ay makatulong. So hindi, kaya nga po hindi po ang Pilipinas ang tinamaan ng bagyo eh. May parte lang talaga na tinatamaan eh, para po yung iba na hindi tinamaan, magkaroon po siya ng opportunity para makatulong dun sa mga taong mas
naapektuhan ng kalamidad ng bagyo. So, ginagamit din po yan ng Panginoon para maging daluyan tayo ng pagpapala. At kung tayo po ay magiging mas generous, magiging mapagbigay, mas lalo pong dadalo yung pagpapala ng Panginoon sa atin. The more na yung kamay natin ay hindi natin siya sinasara, ibinubukas natin siya sa kapwa natin, mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Chance po yun para sa atin, para mas lalo tayong pagpalain ng Panginoon. Kaya ginagamit niya yung mga pagsubok na yun para po tayo ay makapagpala at mas lalo din pagpalain. So, amen po. So, yun lang po yung lesson natin ngayong araw na to. Napaka-ikli po, no? Ulitin po natin. Bakit tayo pinaparanas ng Panginoon sa mga matitinding pangailangan, mga pagsubok, para turuan tayo na maging grateful, maging mapagpasalamat sa kahit anumang sitwasyon sa buhay natin, maganda man yan or hindi, maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Number two, para paalalahanan tayo, to remind us of His power, para paalalahanan tayo ng Diyos sa Kanyang kapangyarihan. Kasi minsan, kapag may mga ganyan nangyayari sa atin, hindi na natin nakikita yung ano niya, yung blessing niya. Yung tinitingnan lang natin yung negatibo ng mga nangyayari, pero hindi natin tinitingnan yung positive side. So, at ang number 3 po, para magkaroon tayo ng, para turuan niya tayo na mas maging generous pa tayo. To teach us to be more generous, maging mapagbigay tayo, maging matulungin tayo sa kapwa natin. Maging opportunity yung mga nangyayari sa atin para tayo ay maging daluyan ng pagpapala. So, amen po. Kaya po, kapag may mga nangyayari po, mga pagsubok sa atin, yung mga matitinding pangangailangan natin, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Huwag po natin na tayo po ay kinalimutan or pinababayaan na tayo ng Panginoon. Sa lahat po ng mga nangyayari sa atin, may purpose po siya, may plan po siya. Amen po. So, yun lang po. Sana po marami po tayong na-encourage po kayo sa ating pinag-aralan ngayong gabi. At nawa sa gawain ito, palagi natin saliksikin ang salita ng Diyos upang tayo ay mapagpala. So, amen po. Maraming salamat sa Panginoon. Sige po, as I end po, at samahan niyo po ako muli, at manalangin po tayo, at salamat tayo sa Panginoon sa kung ano man yung meron tayo. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na mga pinarinig mo sa amin, sa mensahe mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Mga Panginoon, ang lahat ng mga mensahe ito ay tumino sa aming mga puso at isipan, Lord God. Manatili sa amin, Lord, at may pamuhay namin ito, Panginoon. Salamat sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin, sa pag-iingat niyo sa amin, Lord, sa mga nagdaang taong ito, sa 2020 na taon na to, Lord God. Nagkaroon man ng COVID, Panginoon, nagkaroon man ng mga sumusunod na bagyo. Patuloy kayo, Panginoon, na nagyahari, Panginoon, sa amin, Lord. Patuloy mo kaming ginagabayan at hindi mo kami pinababayaan, Lord God. Patuloy kayong tumutusto sa aming mga pangangailangan, sa mga matitinding pagsubok na pinagdaraanan namin, Lord God. Maraming salamat po sa gabi ito, nawa, Panginoon, sa lahat ng mga nakapakinig nito ay napagpala, Lord God, maging ang inyong lingkod, Lord God. Maraming salamat po sa mga susunod pa na pag-aaralan. Patuloy nyo kaming gabayan ng Banal na Espiritu, Lord God. Salamat po ngayon sa gawain ito kay lamang, Lord, ang tinataas pinatukurian natin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na Pilipas. Amen. Maraming salamat. Magandang gabi po at pagpalaan po kayo ng Panginoon.